Kamusta ka, millionaires? So, ito naman tayo. May bago tayong pag-uusapan. So, dahil sa almost 2 months tayong hindi nakapag-upload, maganda topic natin ngayon. About sa sideline. Yun. Yun yung topic natin. Topic natin, magiging millionaire ka ba pag may sideline ka? Ang tanong dyan, ang sagot pala dyan ay hindi. Pero kung magagamit mo yung kinikita mo kada sideline, eh sigurado ka magiging milyonaryo ka. Nagamit mo ng tama. Sabi, pamita ka ng... Kasi sa sideline kasi, ang pinakamababang kita dyan, 500. Pag sa sideline, ha? Mataas ang kitaan dyan. Pwede ka kumita ng 3,500, pwede ka kumita ng 5,000, 8,000, 10,000. Depende sa project. Kung project yung ginagawa ko, ano man yung pinagawa sa'yo. Okay? So kung yung pera na yun, eh mapupunta lang sa value, sa magagastos mo lang, o ano man yung magastos ka, o nalilipunta mo lang sa libreng pagkain, kaya napupunta lang sa pagkain, napupunta lang sa gala, napupunta sa sinehan, napupunta sa cellphone, ibig sabihin nun, hindi ka magiging milyonaryo. Ibig sabihin, yung sideline mo, hindi, napunta sa bali, wala. Napunta lang sa wala. Yung pinaghirapan mong trabaho, o ginawa mong sideline, bali, wala. Hindi ka nagiging milyonaryo doon, kasi hindi mo nagamit at tama yung ano eh, yung kita mo sa sideline. So, paano ka kikita ng malaki sa sideline? Okay, ganito. Kung kumita ka ng 500, yun ang opportunity mo para kumita ka pa ng mas malaki. Pwede pang naging 600, 700. In example, yung 500 din, pinasok mo sa buy and sell. Kunyari, example, bumili ka ng sapatos. Ay, 500. Bumili ka ng damit. Okay, bumili ka ng, ano, ng mga second hand na, ano, na sapatos sa mga ukay-ukay. So, yung 500 na yun, possible na maging 600. Kunyari, ang bili mo sa sapatos is dalawa. Dalawang 250. Nabenta mo na 300. Ibig sabihin, may kinita kang 100, 600. Ganun yung proseso. Kailangan mong matutunan yung ganun proseso para maging milyonaryo ka. Salud. Okay. Susunod na, ano, na Sunday, kumita ka uli. Kasi nga, may trabaho ka eh. Sideline. Magsabing sideline, ibig sabihin, isang linya, trabaho mo. Yung pagalawang linya, kumikita ka pa doon. Ganun yung sideline. Okay? Example, may nagpaano naman sa'yo, may ginawa ka namang sideline. So, kumita ka doon ng mga 3-5. So, yung 3-5 na yun, pag-iisipan mo na naman kung paano kikita ng malaki yun. Kung paano mapadodoble yun, o magiging 5,000, paano kumita ng 1-5 yun. Example, ganito. Meron kang biniling, ano, biniling palaging ginagamit sa, ano, sa, kanyari, example, sa mga nagmumotor, kanyari, oil. O, yung oil na yun, example, binili mo ng oil mo. Ating mga oil mo, mga 300 o 350. O kung kumita ka ng 3-5, eh di ba din, kasi mula 10 yun, 10 oil. Okay? Sa 10 oil na yan, pwede mo benta na ngayon ano, ng 400. O di ba? Yung iba, sobrang walang time para pumunta ron. Kasi, example, bibili ako sa, ano, sa mismong kasa ng, ano, ng Suzuki. Pupunta ka ngayon sa Suzuki. Sa ano, bibili ka doon na, ano, ng kaha. Eh, siyempre, oras mo, pamasahe mo, eh, kung magmumotor ka, gasolina mo, pag kinuwenta mo, almost 50 pesos yung, tawag dito, yung pagpunta mo ron. Eh kung makakabili, kung ako customer, hindi na ako pupunta ron kung mayroon kang mabibiling ano, 400 na oil. So, kung 350 benta niya, ay, kung 350 yung benta niya, bilhin niya, magiging 400 benta niya. So, hindi na mapapagod yung customer na pumunta ron. Siyempre, meron na rin ito, eh, di ba? Yun ang kita mo, eh, 50 pesos. Kung 10 yun, eh, dinagdagdang ka ng 2, 4, 6, 8, 10. Oh, kumita ka ng, ano, ng 1,000. So, sa 1,000 na yun, yung 3-5 naging 4-5. So, yung panahon naman nun, kailangan medyo mahaba. Sample, sa loob ng 1 taon, yung 3-5 mo, naging 4-5. Ano lang yun? Sa isang item lang yun, ha? Sa oil lang ng Suzuki yun, sa engine ng oil ng Suzuki. Paano kung nagdagdag ka pa ng ibang item? So, ganun yung ano, procedure ng pagyaman. Kailangan maintindihan mo yun. Kasi kung hindi mo maintindihan yun, hindi ka kikita ng malaki doon. Hindi ka kikita ng ano ng sobrang laki. Example, sa loob ng 1 taon, kumita ka ng 100,000 sa sideline mo, sa sideline yun. Hindi pa nagagalaw yung pera mo sa trabaho, sa kita mo sa trabaho. Kung nagtatrabaho ka, kung yung ginagawa mo. Ngayon, nag-sideline ka, kumita ka, 100,000. Eh kung kumikita ng mga 20% yun, edi 120,000 yun sa loob ng 1 taon. Ganun yung ano, ganun yung, paano ka magiging milyonaryo? Ganun siya, ganun yung kasimple. Kumbaga, paano ma-reach yung 1 million? Usapang 1 million pa lang to. Paano ma-reach yung 1 million? Eh ganun pa lang yun. Ibig sabihin, kung sa loob ng 5 taon, 500,000 yun, o 20%,
nakikinig kita mo, sigurado ako meron kang ano, kung 600,000 na. Kung sa loob ng, yung five, kung may 500,000 ka, 600,000 na yung kitain mo sa loob ng isang taon. Yun yung sistema, paulit-ulit lang ganun. Hanggang sa ma-reach mo yung 1 million. So ngayon, pag may meron ko ng 1 million, siyempre, tinodo mo na yun, lahat na tinaya mo, kumikita na ngayon yung ano yun, ng 1 million and 200,000. So yung 200,000 na yun, kahit hindi ka na magtrabaho. Yun yung sasabi kong paano ka magiging milyonaryo. Yun yung maliit na sistema, maliit na idea para maging milyonaryo ka sa pagkita sa ano, sa sideline. So sideline pa lang yan. Paano kung tatrabaho ka, ginagamit mo na yung pera na yun. So mas mabilis. Kado ko, 5 taon, 10 taon, magkakaroon ka na 1 million. Ganun ng ano, ganun ng paano magkaroon ng 1 million. Ganun, paano kumita, paano ka maging milyonaryo sa sideline mo. So yun lang muna yung topic natin ngayon. Sana mayroon kang natutunan, natindihan sa sinabi ko. So kung gusto pang malaman about sa aking mga idea paano magiging milyonaryo, kasi ganun yung tinatahaw ko eh. Oo, hindi pa tayo ganun ka, kumbaga, hindi pa tayo ganun kalaking, hindi pa natin na-reach yung pera natin. Pero alam, may idea tayo kung paano natin gagawin yun. Kung paano natin i-execute at gano'ng katagal natin makukuha yung 1 million. So, ang labanan yan, hindi siya magtrabaho na magtrabaho at gumastos. Hindi. Para makuha yung 1 million, magtrabaho ka na magtrabaho at yung kita mo, pakitain mo pa. Paulit-ulit lang gano'n. Kasi dumating yung panahon na yun na ano, na wala ka ng trabaho, paulit-ulit mo na ginagawa yun, kumikita na kumikita, yun na yung puhunan mo, na hindi yung puhunan mo. Kasi, pag nagtatrabaho tayo, nagsasidyan natin tayo, ang puhunan natin, ano eh, katawan natin eh, saka yung galing natin, yung talent natin, yung skill natin, yung, baga, kunyari, kung galing kang gumawa ng, ano, ng program o sa IT, yun yung talent mo. O kunyari, sa mga electrical naman, yung meron siya gumawa ng electrical, yun yung talent nila, yung katawan yung puhunan nila. So, yun. At kung magaling kang gumawa ng aircon, yun, ganun. Ngayon, kung medyo may pera ka na, at marunong ka ng ganun, ibig sabihin, doon mo na marilis yung totoong pagiging milyonaryo pag nakuha mo yun, pag paulit-ulit mong ginawa yun. Kasi ang kitaan sa, ano, sa ganun, sobrang laki. So, unti-unti mo lang ganun, kahit ano pa trabaho mo, kahit ano pang, ano, pinagkakakitaan mo, kahit ano pa sinasideline mo, pikita ka dyan. Nating yung panahon, magiging milyonaryo ka. O, sayo lang po, sa ating, ano, sa ating vlog ngayon. Kasi sabi, na-miss ko masyado yung ano, pagbablog eh. So, sobrang dami kong busy. Sobrang busy kasi ako, dami kong pinaggagawa. So, siyempre, dami kong nasikaso na ginagawa ko, mga technique ko na siyempre, hindi ko pa pwedeng ano yun, i-sabihin dito kasi. Pero darating din siya sabihin ko yan. No idea, unti-unti lang kasi hindi ko pwedeng sabihin na basta-basta yun. Baga sa ano, unti-unti lang. So, naalam ko pa kung sino yung mga nagsasubscribe sa atin, yung mga naglaging nag-aano sa atin. Kumbaga, yung talaga nangangailangan talagang tulong, tutulungan natin para maging milyonaryo. So, yun lang po. Maraming salamat po. O nga pala, follow nyo sa TikTok, Millionaire Tips page, at siyempre, Instagram, at siyempre, sa Twitter, ganyan. Basta nandiyan lang tayo sa YouTube channel, subscribe nyo ako, comment kayo para mas, comment kayo kung ano yung mga ginawa niyo sa para kumita kayo ng malaki. Okay? Para may tama natin, may klaro natin mabuti. Okay, yan lang po. Maraming salamat po.